Pangarap noon ng tubong Baguio na si Don na maging isang abogado. Pero kinalaunan, pinili niyang pasugid ang kursong Aviation Electronics. It's my own choice po to enter the aviation industry. Kasi gusto kong i-explore how airplane works, how the airplane works, how to fix airplanes and stuff like that po. And talagang nafa-fascinate ako whenever I see airplanes, bata pa lang po ako. Anya, bagamat marami ang kumukuha ng nasabing kurso sa kanilang paaralan, iilan lang sa mga ito ay kababaihan. Kaya malaking tagumpay para sa kanya na makapasok sa nasabing industriya. It's not a typical course. And I really wanted to challenge myself when I entered the aviation industry. And I want to become a pilot, that's why I chose my course, which is Aviation Electronics. Sa susunod na taon, nakatakdang magtapos sa nasabing kurso si Don. Reservist din siya sa Philippine Airforce bilang Airwoman Second Class. Pero hindi rin naging madali sa kanya ang pagpasok sa nasabing kurso. Kahit mayroong diskriminasyon sa kasarian, patuloy pa rin ito sa pag-abot sa kanyang pangarap. Tama ka dyan, hindi lang po kami basta babae. Pag yung mga ganong instances po, for example sa akin po, iniisip ko na lang, I just put it in my mind, bali yung sariling mindset ko na lang po na, what men can do, women can do also. So, it was a challenge for me at first kasi parang, grabe, puro lalaki tong course na to. Malaking pasasalamat naman nito ang mga kaibigang laging sumusuporta sa kanya. She's a jack of all trades. Well, she's an athlete. She's an honor student. I consider her, actually, there would be times that I would be shocked na rin kasi she never fails to amaze me with her goal. Plano namang ipagpatuloy ni Don ang kanyang pagsisilbi sa Philippine Air Force pagkatapos nitong makapagtapos sa pag-aaral. Jason Andaya, para sa Luzon, Headlines!